Mamaya. Ah, mamaya. Hello guys, good morning. Kumusta, kumusta? Hello guys, welcome to my vlog. Andito na naman tayo ngayon sa Philippine, our vlog. Philippine Embassy Bahrain. At pang-8 araw na lang butuan ngayon guys. Pang-8 days na tayo. Kaya palagi tayong updated sa araw-araw na butuan dito guys. Ayun. Ito yung mga atin mga kakababayan na ano, buboto yata ang mga to. Buboto po kayo ma'am? Yes. Okay. Ayos po ba? Ayos. Ba't parang nakared kayo? Siyempre po. Siyempre. IBM kami. Ay, ibig sabihin? IBM. Unity team. Okay. Yeah. Unity team. Unity team kami. BBM po ba kayo? Don't. Baka mamaya Lenny kayo ah. Hindi. BBM tayo. Oh sir, malayo naman. Huwag daw didikit. Lumalayo kami nung malapit kayo. Kailan lumayo eh. Ah, ba ganun? Lumayo tayo. Ano eh. Doon kayo sa Bandarito. Ah, dito. Sa Bandarito. Narinig. Kasi nasa embassy tayo eh. Bawal daw ang ano. Buboto pa lang kayo ma'am? Oo, buboto pa lang. Sinong ibuboto nyo? Siyempre BBM. BBM? Bakit? Team. Lahat. Bakit naman nagustuhan niya eh, si BBM? Para naman bumalik yung, baka bumalik yung dati sa panahon ng tatay niya. Ah, ganun. Kasi naabutan ko naman si ano, President Marcos. Maganda no, kasi kahit sa school, kahit wala kang baong pera, may Nutriban ka, may lugaw. Yes. Pero may babalik pa kaya natin yung malay dating, natin, hindi ano? Natin pwede i-judge ang isang tao hanggat di natin nasusubukan. Sabagay. Kasi kaysa naman buboto ka sa alam mo ano yung alanganin 6 years niyang hahawakan ang Pilipinas eh. So kailangan sigurado ka na yung bubutuhin mo may utak saka may pagmamahal sa tao, pagmamahal sa taong bayan. Oo. Buboto ka ba doon sa walang laman ng utak? At sa pasinilang kami sa panahon ni Marcos. Panahon ni Marcos kami sinilang in Marcos, Nutriban. Noon panahon ni Marcos may mahirap. Sabi natin may mahirap. Pero walang nagugutom. Walang nagugutom. Kasi marami siyang proyekto eh. Doon sa lugar namin, may van siya na pinapadala doon. Nag-deliver ng nitropak na yan. Pinamimigay sa mga tao. Awan ko kung alam niyo nitropak. Kasi naabutan namin yan. At kayo, naabutan niyo pa ba yung mga bigay ng doon sa Marcos type noon sa school, no? Yung may school yung mga supplies? Oo. Sa school. Naabutan namin sa lahat school, yun. Wala kaming baon na pera. May oatmeal pa noon. Oo. May cream milk. Yellow corn. Kain lang eh, baby pa kami noon eh. Makakabili ka ng bigas doon tapos noon bigas, na mura-mura. Bigay pa nga ni Marcos eh, hindi lang Imelda. Noong panahon na ni Corazon. Oo. Yan lang. Kasi lugmok. Sinilag kami 19 noong mga panahon na yun. Yes. Panahon talaga. Panahon talaga ni Marcos. Kahit tahimik. Kahit pasubaybayan yan, walang sabihin ko sa inyo. Tsaka noon, walang atik. Panahon, panahon ni Marcos, maglalakad ka, makakalakad ka sa kalye, mag-isa. Pero mo, mga Mongol, yung ba-black pa? Ano na, masok na yung Pori administration, ano nangyari? Yun. Lahat ng drugs. Hala, welcome. Welcome. In Chinese eh. Kada yung panahon. Mga tao, no, naguyo. Kasi nga, ang pinront ni Aquino is Mama Mary. Mga tao, alam mo yung Pilipinas, pagdating sa reliyon, nagoyo sila. Kasi kung titignan mo talaga yung history, kung aanin mo talaga, malinis ang pangalan ng mga Marcos. Wala naman silang ninakaw. Kung may nagnakaw sa kanila, nakulong na sila. Ilang case nila na na-dismiss. Hindi naman taong, simple mga tao ang ng case nila. Malalaking tao, mga may pinag-aralan. Ano sa mga prop nila? Tsaka si Marcos, hindi pa presidente, mayaman na. Meron na siyang minahan ng ginto. Ang dami-dami ng mga tao. Mga tao kasi bobo eh. Hindi nila alam eh. Oh, gudo. Nakikinig lang sila sa balibalita. Naniwala sila alam sa mga yung PT media ba? Yung mga balita-balita na hindi ano. Kami, tsaka 30 years, imagine mo, 30 years nagsaper ang Pilipino. Kung hindi dumating si Presidente Duterte, ano nangyari sa... Nako po, buting lang dumating si Presidente Duterte. Kulang lang talaga yung termino na. Kung wala lang si President Duterte, wala tayo, lugmok na ang Pilipinas. Wala na, puro na baka tayo. Baka na ibenta. Ibenta na tayo. Lahat na ibenta. Hindi namin ibuto yung mga binta, no? Nagbibinta. Kaya ako sa totoo lang, ha, to be honest, hindi ako bumuboto. Since na nawala si Marcos, hindi ako bumuto. Imagine ninyo, ilang years. Ngayon lang uli ako bumuboto. Palistro ka ulit. Oo, nung nag-renew ako dito ng passport ko, na-registro nila ako. Pero kung hindi kay Marcos, hindi pa rin ako bumoto. Ako bumoto nung ako yung dumating si President Duterte. Si President Duterte kasi nung time na yon, medyo ano pa yung aking buhay. Hindi ako nakaboto nung talaga. Pero gusto ko bumoto. Hindi ako nakarehistro dito.
Kaya lang nung nag-renew ako ng passport ko, yun, nirehistro nila ako. Ayun na. Yes, ako si Marcos pa yung tatakbo. Pero kung hindi si Marcos, di ako bubo. Kasi ako kasi... For what? Nasasayangin ko yung time ko sa... Di ba? Tama. Oh, ano ba mapapala ko? Kung hindi ako magtatrabaho, di mo na ako makakakain. Wala namang babibigay diba? Sa atin. Oh, sipin magtapakirap ka pipila. Magugutom ka, mauhaw ka. Oh, di tubig nga, wala magbibigay sa iyo. Kaya lang, bilang Pilipino, siyempre, karapatan mo yun na... Bumoto kung anong gusto mo. Kasi alam mo, kung feel mo talaga na ikaw ay ano, yung talagang nakakatulong sa ating bayan, yun talagang ibuto mo. Hindi pa nang talaga ni Marcos, wala talagang problema noon. Wala, no? Mm. Hindi, danas ko yun eh. Kasi 1974, di ba, nag-martial law? 74 years old ako noon. Pagpala natin, wala pa akong isip mo. Pero nung nagkamulat na iisip ko, okay naman ang Pilipinas. Magkatatlong taon pa lang ako noon. Tsaka ang kagandahan talaga ho noon, nung panahon ni Marcos, ano, may walang nagugutom sa eskwelahan kasi mayroong pakain ang eskwelahan, laging may ano. Tsaka ito lang po ha, yung mga health center noong panahon ni Marcos. Panahon ni Marcos, pag nagpa-check up ka, ang gamot marami. May extra pa yan, bibigyan ka ng malalaking vitamins. Kasi mama ko, pag pumunta kami center, may extrang vitamins yan, although wala naman yung sa reseta mo. Pero bibigyan ka ng malaking vitamins. Eh ngayon po, ang health center, saka libre. Health center pupunta ka dahil wala kang pera. Ang bibigay sa ano, reseta. Nalala ba walang gamot? Oh, yung kadiwa. Yun. Kaya yung mga butika noon. Ay, naku. Kailang yung mga tao. Libre lang ang gamot ng panahon. Na ano lang sila, nagoyo. Na, libre lang. Na, ay, ngayon, nasaan ang libre yung upo si ang mga Aquino? Wala. Kung dudusin, ang mga Aquino, ang sila ang ano, sila yung masasamang tao sila, talaga. Kung may isip ka, kung i-analyze mo lahat, yung Aquino talaga ang ano. Kasi, dalawa silang Aquino. Bakit hindi na lamang? Di ba hindi na lang kung sinong pumatay kay Ninoy Aquino? Alam ko yan. O, pero, yeah. Di ba? Dalawa sila nagpresidente, hindi naman nauli. Asan? Bakit laging Marcos ang dinidiin nila? Hindi ba mga gago? Nung tinakas nila, inanong nakilidnap nila yung pamilya nila, Imelda. Ang masakit pa nun, kasi maisip na ako nun eh, namatay yung nanay ni Marcos. Nag-request siya kay ano kay Aquino na pwede siya pauwiin. Hindi siya pinauwi. Di ba napakasalba yung mga tao? Isa pa, maniwala ka ba? Na lahat na lang ay... Puro lang magnanakaw, magnanakaw. Wala naman sila. Maniniwala. Paano magnanakaw? Alam mo, magnanakaw sila. Ako ay buwiba ka ba? Wala naman silang buwiba. Wala silang buwiba. Paano mo bintangan ng isang taong malinis ang anong pagka, ano niya sa ating bayan nung panahon ng 1965. 1965, ano, mga Marcos na nagiging presidente. Kung salbahay si Marcos, kung salbahay ang pamilya ni Marcos. Sa taon na yun. Yan si Aquino, leader ng MPA, di ba? Ang hato niyan, Bitay. Pero dahil magkabrad sila ni President Marcos, kinulong lang siya. Nagkasakit siya. Sino pa nagpadala sa US? Eh kung talagang gusto siya, papatay ni Marcos noon pa. Oh, dapat common sense, maggamit-gamit ng utak yung mga Pilipino. Hindi, sigaw-sigaw lang ng nakaw. Wala namang... Naintindihan mo, bakit sila doon sila sa kaliwa? Kasi pira lang ang usapan, di ba? Pera-pera. Eh, ang taon din naman, nila iniisip ngayon, yung ano. Mga tao ngayon, yung talaga nakakaalam kay Marcos, walang maniwala. Tulad natin, oo. Nakakaalam tayo kung ano talaga siya.